Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo at sa ating Facebook account. I-upload ko kasi to sa Facebook and sa YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon mga guy ay drive tone or lead tone. Parehas rhythm or kaskas tone tsaka lead tone. Ang video na to ay para kay Sir Peter De Vera. Shout out. Kung nasa bandang north kayo, sigurado ako makakatulong siya sa inyo sa pag-setup ng gitara. PM nyo lang siya. And ayun, isa kasi siya sa mga nagtatanong. May iba rin nagtatanong ba't ganun yung drive tone natin, paano natin ginagawa, ang pangit daw. Joke lang. Hindi, ayun, nagpapatulong. Ang hirap kasi sa message, hindi ko naman ma-explain. So sabi ko gagawa na lang ako video. And for reference lang, ito yung ilang samples ng nagagawa nating drive tone. Sa mga videos na pinakita ko sa inyo, iba-ibang setup ako dyan. Minsan naka-multi-effects, iba't ibang klaseng multi-effects. Minsan naka-analog type tayo na rig, tapos straight lang sa amp. So, ayun. Pero, iisa lang naman yung approach natin sa bawat setup na yan. Kahit analog pa yan or digital, isa lang yung approach natin. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginagawa yung mga tone na yan, and sana makatulong sa inyo. Ayun, una natin ginagawa, dapat syempre alam mo yung tunog ng gitara mo. Ngayon, naka-PRS tayo na dual humbucker. Ito yung bridge pickup. Neck pickup. Middle position. Ayan yung tone niya ng straight lang sa effects, pero walang naka-on na effects or amp. Tapos, nag-i-stay muna ako sa middle position dito sa PRS. Tapos, syempre, sasaksak tayo sa totoong guitar amp or mag-on tayo ng amplifier dito sa Zoom G6 na ginagamit natin. Dito, ang naging favorite ko ay itong UK30A, which is Vox AC30 amp simulation. Tapos, meron tayong York Audio na yan, York Audio IR for Vox AC30. Ito yung tone na nagawa natin dyan. Ayan. Una kong ginagawa, clean tone muna sa amp. Kung mapapansin nyo, may overdrive siya ng konti. Kasi importante yun para kumapal yung tone mo. Isa sa mistake kasi ng gitarista pag sinabing clean tone, clean na clean, wala talagang ka-overdrive. Kadalasan yan, meron na, lalo na pag-rock yung tugtugan mga guy. Kung gusto mo maging clean yan, ng super clean, iaano mo lang, hihinaan mo yung volume ng gitara. And yung pag-strum mo. Pero ito talaga yung tone niya pag nakatodo yung volume. Ayun. At isa kong ginagawa, sakto lang yung mid. Minsan nasa gitna, minsan lower than 12 o'clock. Tapos, yung bass sakto lang. Hindi masyadong mataas pero meron. Tapos yung treble, mga 1 o'clock kadalasan. Kadalasan lang naman. Depende pa rin sa setup ng amp mo. Basta, dapat balanse yung tatlo na yan.
Ganito, bigyan ko kayo yung reference sa bass. Hindi maganda yung halos todo. Try natin yung ganito. Ayan, kung mapapansin nyo, parang bumabalot na yung bass. Sa live setup yan, nakakangungo yan. So, kaya ka hindi nagka-cut sa mix minsan dahil masyadong mataas yung bass mo. Ang intindi ko dyan, kaya ganyan yung setup ng ibang guitar player dahil naririnig nila sa headphones or sa speakers, mabass yung gitara. Pero ang totoo nun, may post-mix na kasi yun from sound engineer and nagbe-blend kasi yan sa bass guitar and sa kick drum nung pinapakinggan nating music. Pero ang totoo, hindi ganyan kataas sa mga bass ng gitara. Dapat hindi kayo nagbabangga ng bass guitar. So, babawasan natin yan sa kanina. Nasa around 60 tayo eh. Ayan, sakto na lang siya, di ba? Tapos yung mid. Hindi ko masyadong nataas yan, lalo na pag gas-gas tone or rhythm tone. Kasi pag ganyan, matatabunan mo na yung buong banda. Ikaw na lang yung nadinig, di ba? So, sinasakto ko lang yan. Tinataas natin yan pag lead tone na, pero papakita ko sa inyo kung anong technique na ginagawa ko later. Tapos yung treble, sakto lang. Ayaw natin ng sobrang talas, ganito. Pero ayaw din naman nating ibabayan dito dahil ngungo ka na dyan. Ayan o. Maganda lang ngayon pag mag-isa ka, nasa headphones. Pero pag sinabayan ka ng ibang music dyan, ng ibang instrument dyan, matatabunan ka na. So itataas mo yan ng konti. Yung meron, yung tumutusok ng konti sa tenga, pero wag sobra. Ayan. Yun yung technique ko sa 3-band EQ ng mga guitar amp. Tapos, pag nahuli ko na yan, ang ginagawa natin ay nag-a-add tayo ng compressor. Yung compressor natin, ang gusto kong compressor yung wala masyadong add sa tone. Same pa din. Medyo nagbabago pa nga ito. Pero at least nakokontrol niya kasi yung pumapasok na signal. Balance yung frequencies and volume na yung level na nasasagap niya. Ayan, medyo nawala na yung parang nagka-crack, pero may overdrive tone pa rin siya, di ba? Ayun, yun yung gusto ko sa compressor. Yun yung gusto kong setup ng compressor. Tapos, ang next kong ginagawa, usually, mayroon akong always on na reverb. Ayan. Yung call type, medyo mataas, natataasan ako ngayon sa mix, so pabaan natin. Dahil church guitar player ako, tinataas ko yung decay. Baba pala ng decay ko dito sa preset na to. Ayan, tinataas ko yung decay. Pero, binababa ko yung mix. Pero hindi naman lagi naka-on yan. Eh, sabi ko kanina, always on ngayon, hindi lagi naka-on. No? Pero hindi, minsan pinapatay ko pala. Pero usually, on. Yun, yun yung tamang ano term. Pero ngayon, iwan mo natin siya naka-on. Tapos, ang next ko ina-add ay delay pedal. Delay natin, ganun din. Usually, tatlong ulit. Yung pangatlo, mahina na. Tapos, mababa rin yung mix. Tapos, ang pinipili kong always on na delay ay analog para hindi siya bumabangga dun sa pag-strum mo or pag-pluck mo. Medyo natatabunan siya pag, while you are playing. Pero andun siya, ramdam mo siya para siyang reverb. Thank you.
common mistake din kadalasan ng mga rock or alternative guitar player ay walang delay. Malaking tulong yan sa tone eh, kung tutuusin. Hindi mo lang siya masyado napapansin sa ibang music, pero actually, halos lahat may always on na delay pedal. Ayun. Malaking tulong yan sa tone. Promise, nakakapal yan ang tone. And parang ambient yung tone mo pagka ganyan. Yun, medyo mahaba na natin yung video. Ngayon, tsaka lang natin i-on yung distortion. Oo nga pala, ngayon kasi ang gamit kong drive tone ay JHS 80 Plus clone or copy or pedal build ng Moonlight Pedal Builds. Ito kasing JHS na to, maganda talaga siyang drive tone straight sa clean tone na amp. Eh, hindi lahat ng pedal ganun. Yung ibang like yung DS1, kailangan may overdrive yung amp mo bago mo siya i-on para kumapal. Ito, hindi niya kailangan yun. Kahit clean lang yung amp mo, maganda na siya. So, yun yung sample natin ngayon. Ngayon, pag wala ako nito, ang ginagawa ko, dun pa lang sa amp, may overdrive na. Pero, same approach pa rin. Same tone na. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung setting ko sa distortion na to. Ito yung clean tone. Ito yung drive tone. Oo nga pala, pag ganyan, ino-off ko na yung compressor. Ino-off ko na tong compressor. Off muna natin yung delay para lang marinig natin yung nangyayari. Tsaka yung reverb. Pero ayun, halos same lang yung frequencies na lumalabas from clean tone to drive tone. Ito yung clean natin. Ito yung drive natin. Baba natin yung gain para mas marinig natin. Ayan, malaking bagay sa akin yun kasi pag masyado mong binago yung tone, sample, baba natin to, ito yung tone. Eto na siya ngayon. Pag ganyan ang ginawa mo, lubog ka na pag nag-distortion ka. Hindi ka na maririnig, mga guy. So, kailangan malapit siya. Yung pinakamalapit na kaya mong tone na habulin dun sa clean tone, dapat malapit lang din yung drive tone mo. On natin delay. Top tempo natin para sakto yung repeats. Ayun, kadalasan kasi, ganun din, parang pag nakarinig ng treble, lalo na sa live setup, yung ibang gitarista, binababaan agad yung treble. Kailangan mo lang balansihin kasi yung volume and gain dun, and yung kaskas mo. Kasi hindi pwede talagang wala yung treble para marinig ka ng maayos. Ayun, tapos, yun na yung rhythm tone natin. Ah,
ang next natin gagawin ay yung lead tone. Naglalagay ako kadalasan ng booster in front of the distortion pedal or overdrive pedal. Usually, ano yan, clone type or tube screamer type. Pero itong JHS na, itong JHS clone natin, meron na siyang sariling booster. Sa pagkakaalala ko, tube screamer type to. Ito siya. So ayun na, plus binuboost natin yung mids natin. So sabi ko nga kanina, pag tinaas natin tong mid dito, masyado na siyang sasakop sa frequencies, matatabunan mo na yung ibang kabanda mo. Pero pag solo kasi, kailangan talaga. Pero hindi mo siya naman pwedeng pihitin dyan. So nag-a-add ako ng EQ sa after ng guitar amp or ng distortion. Ito siya, EQ. Pwedeng EQ pedal yan na analog, pwedeng EQ sa inyong mga multi-effects. Ito. Dito ang gamit natin ay parametric EQ. Ayan. Yung frequency natin, median. Median, yan, 630 na yan. Tapos, may add lang tayo ng konti. Konting angat lang, 1.5 lang, pag tinignan mo mga guy. So, kumbaga, sa, dito yan, parang ganito lang ang in-add natin dyan, 60 lang. Pero tignan mo yung magiging effect ng ating EQ. Parinig natin. Ito yung boosted distortion natin. On natin yung EQ. Pagod yung daliri ko ah. Pero ayun. ayun yung gagawa ng EQ. Ayun lang. Sana nakatulong. Yan namang pinakita ko sa inyo ay sariling style ko lang or opinion ko lang or preference ko lang. Pwede mong balansin yan sa mga sarili mo rin style. And sana lang makatulong. Kung may mga comments man kayo or tanong, comment lang, huwag mahiya. And also, like, share, subscribe na Biyahe ni Boo and The Boo sa Facebook and YouTube mga guy. Sana nakatulong itong video natin. Medyo napahaba ata pero sana useful para sa inyo mga guy. Maraming salamat. Like, share, subscribe, Biyahe ni Boo. Shout out ulit Peter De Vera. Ito yung drive tone video natin. Maraming salamat. See you. Bye guys.